si Senador Chis Escudero matapos aminin driver ng pamilya niya ang nahuling nagmamaneho sa sasakyang may plate number 7 na dumaan sa EDSA busway kahapon. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Umamin na si Senator Chis Escudero na sa kanya ang protocol plate number 7 na nakitang nakakabit sa itim na SUV na nahuli matapos dumaan sa EDSA busway kahapon. Huminto at nagbigay naman ng lisensya ang driver ng parahin ng enforcer ng MMDA. Pero habang tinitiketan, biglang humarurot palayo ang sasakyan. Paglilinaw naman ni Escudero, hindi niya otorisado ang paggamit sa protocol plate. Driver daw ng kamag-anak niya ang nagmaneho sa sasakyan, pero wala na siyang binigay na ibang detalye. Aminado naman ng senador na may kapabayaan din siya sa nangyari, kaya humingi siya ng paumanhin sa publiko at sa mga kasamahan niya sa Senado. Paglilinaw niya, hindi rin niya personal na ginagamit ang inisyong plaka sa kanya, kaya nagpasa siyang isurrender na rin ito sa Land Transportation Office o LTO. Inutusan na rin daw niya ang nahuling driver na harapin ang inilabas sa show cause order ng LTO para magpaliwanag. Sa panig naman ng Department of Transportation, kinumpirma nilang tukoy na nila ang pagkakakilinlan ng tumakas sa driver. Nag-iwan naman po ng lisensya, so hinihintay po namin siyang pumunta sa LTO to get his license at definitely not only fines pero may sanction po yun dahil siya po ay tumakbo. Sa ilalim ng Executive Order No. 56 na inilabas si Pangulong Bongbong Marcos, pwedeng ma-revoke ang authorization, kumpiskahin ang plaka at patawan ng kasong administratibo ang sinumang mang-aabuso sa paggamit ng protocol license plate. Bukod pa yan sa hiwalay ng multa sa pagdaan sa EDSA busway na naglalaro sa 5,000 hanggang 30,000 pesos. Muli rin nagpaalala ang MMDA sa publiko na sumunod na lang sa batas trapiko. Paiigtingin din daw nila ng LTO ang panghuhuli sa mga gumagamit ng hindi otorisadong license plate. Ang isa po sa nakikitang remedy dyan ay mag-reissue ng bago na may QR code na may code din para naka-indicate kung kanino at mas madali pong ma-determine kung kanino po yan. Para in case po na may mga violations, madali din pong ma-identify. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.